こんばんはいらっしゃいませ。みっちゃんです。トミです。Welcome to my channel. Tonight, gagawa po tayo ng sashimi na inada. Hindi ko po alam kung anong pangalan nun sa Tagalog, pero inada siya sa Japanese. Ginugel ko na, pero wala eh. Hindi rin alam ni Google. So, tingnan natin kung anong klaseng isda yung inada. Comment lang po kung sinong nakakakilala sa isdang ito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung meron ba tayong gantong isda sa Pilipinas. Ayan, sa Japanese, inada po ang tawag nila dyan. So, tatantarin natin to, kakatayin at gagawing sashimi. Ayan, lasagna po muna natin siya. So, umpisahan po natin to sa ulo. Aside muna natin po, ne? Yan naman ako, hindi naman ako prepared. So, set aside muna natin itong ulo. Isatanggal na natin siya. Ayan, bibiyakin po muna natin siya dito sa bandang tiyan. Tanggalin natin to dapat yung mga dumudugo sa gitna. Gamit tayo ng brush. Hope nakikita nyo, no? Ingat-ingat lang po paggamit ng kutsilyo. Huwag gagayahin ng mga bata. So, dito natin siya sa bandang likod. Iniyak, no? Other side. Maliit kasi itong ano ko eh. Itong ito. So,
So dito ulit siya natin ano bang tawag dito? Hahatiin, i-slicing. Alam niyo hindi po ako pro, no. Natutunan ko lang to sa ano, pag pinanunod ko yung mga nagbibiyak ng isda sa palengke, tsaka yung asawa ko mahilig siyang mag fishing ganyan. Marunong din siya syempre mag ano. Pinanunood ko lang. Sa totoo lang, kinakabahan po ako kaya hindi ako masyadong makapag-concentrate. Iba kasi yung pag ginagawa mo to ng ano, ng wala lang, kesa sa ganito na may nanonood, parang hindi ko siya magawa ng tama. Ayan na po siya. So, ito, pwede natin itong gawin sa bawa, itong part na ito. Ito na yung, ano niya, yung kanyang buto. Ayan. Sa sashimi, pag de-bone, tatanggalin po natin itong ano. Ito po yung part ng tiyan na mayroong tinik. Tanggalin lang po natin yan. And slide nyo lang yan. Ayan po. Ayan po yung part ng tiyan ng isda na mayroong mga buto, tinik. Ayan. Makikita nyo, ito po yung side ng isda na nakuha natin, na debone natin. So, wala na yung ano niya, yung gitna. Hatiin po natin siya dito sa gitna. Ayan. Kasi ito pong side na to, ayan. So, makikita nyo, ito pong side na to ng isda, may tinik po yan, yung gitna na yan. Tinik po yan. So, tatanggalin natin. Tanggal natin yung other side dito naman sa kanila. Iba pala yung pakiramdam, no, kapag gumagawa ka ng ano, yung may alam mong may nanunood sa iyo, pinanunood ka. Aside muna natin siya. Isa naman. Other side. Ito po siya. So, ganun lang din po yon. Tatanggalin natin tong part ng bandang tiyan na mayroong tinik. Ito po, tingnan nyo. Ito po yung part ng tiyan na may tinik. So, tatanggalin po natin siya. Slide nyo lang po na ganyan yung kutsilyo nyo. Huwag nyo isama yung kamay nyo, ne. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung gitna. Ito po yung part. So, eto po, wala na po siyang tinik. Ayan, makinis, walang tinik. Set aside na natin. And then, the other side. Ayan, see, wala na yung tinik na dito. Balat pa siya. Ayan, yung side niya may balat siya. Tatanggalan po natin siya ng balat. So, ganito lang po yun. Nakikita nyo, ito yung part ng ulo. Ito yung part ng ulo. Ito yung part ng buntot. Ayan.
nyo lang yung bandang buntot ng hindi sasagad dun sa balat. And then, slide yung papasok. And then, slide nyo lang yung kutsilyo nyo. Parang hinahatak nyo yung balat. Tapos, ayan. Nararamdaman nyo yan eh. Okay. Ito na po yung balat niya. So, ito na po siya. Yun, kadali. Ito, ano naman ang gagawin natin dito? Ito yung ulo. Ito yung mga part ng chan na tinanggal natin kanina, yung mga buto. At ito yung gitna. Ito yung body niya, yung gitna. Tinanggal natin. So, linisan na natin yung ulo, no? Ang ulo ni Inada. Ingat lang po tayo palagi sa paggamit ng chili. Shout out pala kay Grace at kay Uyabong sa Nombes. Thank you so much. Love you guys. Naro and Leo, thank you nga pala sa mga spagantikas. Patanggalin natin yung buntot. Pinakita sa inyo kung paano ko nilinisan yung ulo kasi madugo. So ano na lang, yung tinanggalan ko na lang siya ng hasang tsaka yung mga dugo-dugo niya ganyan kasi pangit, bloody. Ayan, gagawin ko tong paksiw. Gagawin ko na po siyang paksiw. So eto lang naman ang nilalagay ko sa paksiw ko. Ayan, kung meron kayong onion leeks, yung mga dahon lahon, palasa lang. Tapos, itong aking mga garlic, bawang, see, batong-bato sa yelo, naging patigas po yan. Kasi, ano po siya, naka-freezer para mag-preserve ko po yung bawang. So, isang paraan din ng pag-preserve ng bawang ay ang pagre-reto sa kanya or paglalagay sa freezer. So, since, ano naman siya, paksiw, so, lagay lang. Sarap sa ano eh, sa paksiw, yung maraming sibuyas. Ay, sibuyas tuloy. Yung maraming luya. Ayan. At nilalagyan ko rin ang aking paksiw ng paminta. So, at salt. Tapos suka,
Kalimutan ko, may sili pala ako. Galing to sa aking mga tanim. Ayan, sili. So, para mas masarap, bigyan natin ng sili. So, tingnan natin yung ating paksiw. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Ito na po yung ating inada. So, dalawa lang po yung gagamitin natin na sa sashimi. Masyadong marami. So, itong matitira, pwede pa siya bukas. So, gagawin natin para hindi siya masira. Ayan. I-wrap mo lang siya sa kitchen paper, kitchen towel. Tapos, i-wrap mo rin siya sa saran wrap or plastic wrap. So, ito pwede pa po ito siya bukas. So, set aside na natin ito siya. Yes. You wanna try? Yeah, Peter. Sana po may natutunan po kayo sa ginawa natin. Ayan, inada sashimi. Yan po. Ito po. Yan ang pinakamasarap na part sa sashimi. Yung bandang tiyan. Kasi may taba. Kabiti miyo. Tikman po natin. Tadada! いただきます。 おいしい。ね、おいしい。 Let's eat and 乾杯。